Ang aking dalang topic sa inyo mga kapatid ay lumang kwento. Amen. Ito ay lumang kwento na ito ay kwento pa nung tayo mga kabataan. But I want us to reminisce. I want us to go back and recollect. Remember the old story about the Kuneho, si Kuneho at si Pagong. Amen. Ganda meron tayong pagkakaiba mga kapatid. Hayaan yung simulan ko ito mga kapatid sa isang kwento para mapag-aralan natin ano pwede natin makuha sa kwentong ito. Okay? Si Kuneho at si Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang Kuneho at si Pagong. Ngising-ngisi, inaglahi, inutita sa Batangas, o parang kinakatsawan ng Kuneho ang Pagong. "Hoy Pagong," sigaw ng Kuneho. "Pagkaikli-ikli ng mga paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad." Hindi pinahalata ni Pagong na siya'y nagdaramdam. Upang patunayang may pagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang kanyang mayabang nakalaban na si Kuneho. "Aba Kuneho," sabi ni Pagong. "Maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matatalo kita sa isang palakasan, sa isang paligsahan." "Baka gusto mong pabilisan tayong makakyat sa bundok, sa tuktok ng bundok, pagsikat ng araw bukas, tinatanggap mo ba ang hamon ko?" Tuwang-tuwa ang Kuneho sa hamon ng Pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng Pagong ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang Pagong, ay pinagtatawag ni Kuneho ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag magtagumpay na nakaakyat na niya ang tuktok ng bundok. Inuutos din niyang kantsawan sa mabagal na pag-usad ang kalabang si Pagong. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang magkalaban, si Kuneho at si Pagong. Maaga rin dumating ang iba't ibang hayop na tuwan-tuwang makakasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong, ay higit na maraming kamag-anak si Kuneho ang nagsulputan. Nang sumikat na ang araw ay pinaghanda na nang alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbaba ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Sabay na gumalaw pakyat ng bundok ang magkalaban, mabilis na tumaluntalon ang mayabang na Kuneho, paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalagatian ng bundok, ay lumingon paibaba at natanaw niya ang mabagal na pag-usod ni Pagong. Maraming naawa sa mabagal na Pagong. "Kaya mo yan! Kaya mo yan!" Pagpapalakas loob ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate at mga pinsan. "Talo na yan! Talo na yan!" Pagkabagal-bagal, sigaw naman ang mga panunudyo ng mga kamag-anak ni Kuneho. Kahit kinukutsa ay sumigi pa rin si Pagong, buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayong-malayo na ang nakyat ni Kuneho. Nagpahinga ito ng ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad, ay ngising-ngising sumandal itong sandali sa isang puno. Nakatulog si Kuneho. Kahit nasabihing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ni Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsikap, umisod-isod, pataas ang pawisang si Pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho, nanlaki ang mga mata nito
nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ng pagong sa tuktok ng bundok. Litong nagtatalon pa itaas ang kuneho upang unahan si pagong. Ngunit huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na pagong ang tuktok ng tagumpay. Sasabihin niyo, Pastor Don, bakit naman ganyan? Pambata, mukha naman akong parang si... parang mga school bukol naman ito. Pero alam naman kapatid, minsan, magandang balik-balikan yung mga unang kwento nung tayo ay mga bata pa. Ano mga aral na pwede nating makuha dito? Nasabi ko ito mga kapatid kasi kanina ako ay guest speaker ng ating Maranata Shekinah Christian School. Sa kanilang graduation day, ito rin ang kinuwento ko sa kanila. At gusto kong ikwento sa inyo, sa matatanda. Pwede pa rin yan, Sister Sunshine, Sister Presi. Alam mo, itong mga school bukol na ito, mga pagong na ito, kuneho na ito, matagal na itong grade 1 pa yata ako nung marinig ko ito eh. Pero alam mo, nung basa ko siya, sabi ko, dalhin ko kaya ito sa Russia. Siguradong marami rin matututunan tayo. Ano yung mga aral na pwede nating matutunan dito, mga kapatid? Na pwede nating i-apply sa ating buhay bilang tayo ay mga Kristiyano. Si Pagong at si Kuneho. Number one na aral na nakuha ko, Sister Presi. Walang imposible sa mga taong nagsisikap. Walang imposible sa mga taong nagsisikap. Ang isang taong masikap, kasama mo ang Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? Balikan natin ang mga salita ng Diyos sa mga sa Book of Proverbs. Proverbs 12 verse 24. Diligent hands will rule. Yung mga kamay na masisipag, sabi, sila daw ang magugobyerno, mamumuno. Yung mga masisipag. But laziness ends in forced labor. Kaya maganda sa isang tao, masikap. Kapag ang isang tao ay masikap, ang sabi ng Panginoon, walang imposible. Pwede. Amen ba mga kapatid? Si Pagong ay mabagal. Mabagal siyang lumakad, pero kahit anong bagal. Pero ikaw ay nagpapatuloy. Walang imposibleng hindi mo maabot yung tuktok ng bundok, kumbaga. Hindi mahalaga, bagamat hindi natin pwedeng i-overrule o i-override o baliwalain ang pinag-aralan. Pero ang sabi nila, daig ng masikap ang masipag. Si Pagong mabagal, pero dahil siya ay nagsisikap, naunahan niya si Kuneho. Ano pa ang pwede natin pag-aralan dito, Sister Romania, Tab A? Sister Romania, Tab A, huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. Ano yon? Hindi porket marami ka, hindi porket ikaw ay nakapag-abroad. Siyempre sa Russia, malaki ang kita, Sister Sunshine. Before the war, of course. Pero tandaan natin na yung at tayo rin, mga taga-London, Italy, and the rest of the world, marami sa atin ang kumikita ng maayos, pero tandaan natin na ang pagkita ay hindi palagi. Ang pagkita ng malaking pera, hindi guaranteed. Maaaring yung kikitain mo, guaranteed, pero yung katawan mo upang kumita, hindi garantisado. Kaya mahirap yung tayo ay mayabang. Ang tao nagpapakababa, yan daw ang itinataas. Lalo na mga kapatid sa panahon ito na tayo ay nangangailangan ng tulong ng kapwa. In one way or another. Hindi naman lahat ng bagay na tulong na kailangan mo ay palaging pera. Minsan kailangan mo ng time ng iba. Minsan kailangan mo ng tulong ng iba sa ibang paraan. Minsan kanina, yung isang nagbabayad ng parking, hindi siya makabayad.
Nagkataon nandoon ako. Kaya, ang sabi ko, sige, I can pay for you. I can pay for your parking. Hindi lahat pera eh. Pero itong natutunan ko dito kay Pagong at kay Cuneho, mahirap ang mayabang. Mahirap ang mapagmataas. Mahirap ang palalo. Sabi ng Panginoon, natatandaan mo si Star Sunshine, Brother Lolo, yung kwento ng lalaking mayaman na sa sobrang dami ng kanyang kayamanan, gusto niya magpagawa at magpalaki ng kanyang kamalig. Gusto ko magpagawa ng malaking kamalig. Gusto ko magpagawa ng malaking warehouse upang lahat ng aking aanihin, ito ay maisilid ko magkasa dito sa mas pinalaki na aking warehouse. At dumating ang salita ni Kamatayan. Sabi ng Diyos, ngayon gabing ito, si Kamatayan ay kumakatok. Death is knocking on your door. Kaya, mga kapatid, mahirap yung mayabang. Maganda sa tao yung simple lang. Kahit nasasabihin mo meron kay pagmamalaki, maganda sa tao yung nasa baba. Yan mong iba ang bumuhat ng bangko. Amen? Ano pa ang pwede nating matutunan dito, mga kapatid ko? Laziness is the enemy of success. Yung katamaran, Sister Presi. Yan kasabihan, mga kapatid, Sister Bill Magadayos, yun ang kasabihan, ang tamad, walang gamot. Wala kang mabibili niyan sa Mercury Drug. Yung mga batugan, ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Balik tayo sa Bible. Proverbs 12:11. Those who work their land will have abundant food. But those who chase fantasies, yung mga taong walang ginawa kundi makaporma lamang, kahit wala namang pera, gusto laging pumorma, gusto laging umistambay, pumrente ng kung ano-anong para makita ng mga tao maganda ang suot. Pero ano sabi ng Bible? But those who chase fantasies have no sense. Ano pa ang sabi, mga kapatid? Lazy hands, Proverbs 10:4. Lazy hands makes poor poverty, but diligent hands bring wealth. Ang mga taong masisipag, mga kapatid, yan lagi ang yumayaman. Amen? Yung mga taong tamad, yan ang pagkahihirap. Kaya itong si Cuneho, sa sobrang naging tamad siya, naging relax. Kasi katamaran din yun eh. Pwede naman gawin sa Pilipinas ngayon. Sister Beth, may mga tao pagka naka-boundary na, ayaw na magtrabaho. Kanina, in-interview sa unang hirit yung mga driver, ay nakaka-ano na kami. Nakakailang ikot na kami. Baba ng sweldo eh. Eh, kailan ba nagbago ang buhay, Sister Sunshine? Kahit man siguro sino presidente. At ang pagbabago ng buhay, hindi base sa gobyerno. Bagamat malaking impact, ang maganda ang magaling ang good governance, pero nasa sa tao rin ang pag-unlad. Ikaw rin ang kikilos. Hindi pwedeng iasa mo kay BBM o kay Duterte ang pagyaman mo. Hello? Eh, panahon pa ni Makoy, mahirap na tayo eh. Dumaan si Cory, dumaan si Fidel Ramos, si Erap. Dumaan si Pinoy. Dumaan si Duterte. Ngayon si BBM, sasabihin mo, mahirap ka pa rin. Eh well, regardless of who the president will be. So, isabihan mga kapatid, nasa sa ating mga kamay ang pagsagana ng buhay. Hindi yung kagaya ni Cuneho na malayo na narating, medyo ano na, agad nakasandal na, tutulog na. Kaya makikita mo yung mga taxi driver, pagkaka-boundary, nakahiga na sa uyaye. Sister Presi, ayaw nang umikot, ayaw nang magtrabaho, kasi doon naka-boundary na. Oh. Mahalaga sa isang tao ang masipag. Hindi ko sinasabing patayin ang trabaho, ang katawan sa trabaho, ngunit maganda ang masipag. Proverbs 6:6. The Bible tells us, go to the ant, you sluggard, consider its ways, and be wise. Kita mo nga naman ang mga langgam. Walang ginawa kundi magtrabaho.
walang ginawa kundi mag-ani. Amen ba? Kaya dapat itinuturo natin ito sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak, ating mga pamilya sa Pilipinas. Huwag iisa lang ang nagtatrabaho. Papaano na kung yung nagtatrabaho, humina na, umuwi na ng Pilipinas. Proverbs 19:15. Laziness brings on deep sleep. Yung mga taong walang ginawa kundi matulog. Naku, pastor, hindi pa ako nakaka 8 hours sleep. Ano yung 8 hours sleep? Ang mga mayayaman, hindi natutulog ng 8 hours. Tama na, mga 3, 4 hours is enough. Paano kung yayaman yan, 8 hours, pagising nyo? Takbuhan ng mga tao. Amen ba? Kaya nung unang panahon, gustong-gusto ko yung maagang gumigising, Sister Sunshine, yung mga lola at lolo natin, nagwawalis na mga alas 4, alas 5 na madaling araw. Nakikinig ko, psh, 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 psh. Sino ga yun? Naku, nagwawalis pala. Kaya pagsikat ng araw, nakaluto na, nakasaing na, nakaligo na, eh tayo ngayon, naku, Diyos ko. Gusto lagi 8 hours sleep. Ano ka kayo mga bata na sanggol? Kailangan lagi may 8 hours. May pa-beauty-beauty rest pa nga kayo. Beauty rest? Wala ka na makain sa tanghalian? Amen ba? Yung iba nakapag ano, nakapabalik na eh. Yung iba nakapamaynila na, nakapabalik na kasi. Ang Maynila ngayon, 2 and a half, 3 hours na lang eh. Kaya pagising ng iba, mga tamad, kakain na. Pagkakain, alas 10 na. Mamaya, tanghalian na. Walang nagawa sa maghapon. Kaya ang mga Pilipino, puro dasal. Hindi umuunlad. Ang nakasulat lang sa Madgard, Sister Sunshine, for God so loved the world, John 3:16. Oo nga, pero, for God so loved the world, pero kailangan magtrabaho ka. Hindi puro Bible verse lang. Hindi sapat yon. Kailangan, sabi ng Panginoon, Sister Sunshine, Brother Loloy, faith is a fact, but faith is an act. Faith without action is dead. You see? Hinaharap din ng Diyos yung action. Amen ba, mga kapatid? Proverbs 14:23, all hard work brings a profit. But mere talk leads only to poverty. Yung hard work talaga. Hard work. Kaya itong si Cuneho, dahil siguro nga, alam niya, kayang-kayang talunin si Pagong, pero sa kanyang katamaran, walang nangyari sa kanya. Hindi sa hardworking. Lahat ng nagtatagumpay sa buhay, mga kapatid ko, hardworking yan. Of course, you have to also work smartly. Hindi naman yung may mga nasa lugar. Sister Jenny D. Acosta, bakit ko sinasabing nasa lugar? For example, yung mga magtitinda ng samalamig, Sister Sunshine. Naku, sinabi ni Pastor Doc, kailang hard work. Alas tres na madaling araw, nagtitinda ng samalamig. Eh, paano kaya yaman? Ang binibenta mo lang, samalamig lang. Isang tapayan lang ang binibenta mo. Hard work, in a sense, nagamitin mo rin ang utak. Kasi kahit isang daan taong ka magbenta ng samalamig, Sister Sunshine, hinding-hindi ka yayaman dyan. Kailangan ng mga Kristiyano humihingi din ng karunungan sa Diyos. Panginoon, meron akong samalamig, may nagtitinda ako ng palamig dito sa palengke, ano pa kaya ang pwede kong ibenta? O, hindi magbenta ka pa ng saging, siguro habang walang bumibili, mag-manicure ka muna. Mag-pedicure. Di ba? Kailangan merong technique. Amen ba, mga kapatid? Amen. May masasagot dyan eh. Jenny B. Acosta. Genesis 2:15. Ito ang plano ng Panginoon from the very beginning of the creation. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Kailangan talaga, nagtatrabaho ang tao. Kahapon nanonood ako nung Man versus the Bee kay Mr. Bean, Rowan Atkinson. Yung asawa niya, Sister Sunshine, naghiwalay sila.
Ang sabi ni Mr. Bean, sabi niya, "You know, honey, I found a job." "What is your job, honey?" "Oh, my job is house sitting." Yung usok at puso sa Amerika yung ano eh, parang, kumbaga sa atin, parang caretaker ng bahay. Ang tawag sa kanila, house sitting. O sabi ng asawa niya, "Eh, tama, tama. Yan talaga ang trabaho. Diyan ka magaling. Sa pag-upo sa bahay, na wala kang ginagawa, at mind you, binabayaran ka." Pero ang tao, ang maraming Pilipino, tamad. Nagwewelga, tumataas ang presyo ng baboy, tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng kuryente. Wala namang ginagawa. Wala namang tinatrabaho. Amen ba, mga kapatid? Kung ako sa inyo, ang dami pwedeng gawin sa Pilipinas. Sasabihin mo, wala kang trabaho. Kaya pag tiningnan mo, mga kapatid, yung sabi ko nga, sana itong si Vice President Sara Duterte na magiging Secretary ng Education. Dapat magkaroon din ng changes with the way we think. Bakit ko sinasabi, Sister Jenny B. Tayo mga Pilipino, ganito ang sistema natin, Sister Sansan, ganito tayo. "Oh, mga anak ha, mag-aral kayo mabuti. Para paglaki nyo, may trabaho kayo." Ang gusto lagi, mag-aral para magtrabaho. Kaya ang mga Pilipino, working class. Tatandaan mo, Sister Sunshine, nung tayo ay nag-high school pa, hindi ko alam kung magkasing tanda tayo, pero alam mo, matanda ako sa iyo ng konti. Pero nung high school natin, ang mga project natin, home economics, papaano gumawa ng parol, papaano gumawa ng floor mat, yung mga bunil-bunil pa na, tinatahi-tahi natin, di ba? Ganun ang mga project. Ano pa mga project natin? Paano magluto ng adobo? Ganyan, mga project natin eh. Walang kakwenta-kwenta. Kaya nagkaroon ng additional K-11 and K-12. Kasi nung dumating ang Pilipino sa iba't ibang parte ng daigdig, ikinumpara, nagkaroon ng educational equivalence ang ating naabot sa Pilipinas. Eh, ang naabot mo college, sa ibang bansa, high school ka pa lang. Hindi tayo comparable, yung ating equivalence of education, hindi kasing taas ng level ng iba with regards to the national world standard ng education. Kasi ang mentalidad natin kasi din, dapat mag-aral para makapagtrabaho. Pupunta ka ng Japan. Ngayon ang ginagawa nila, Sister Sunshine, paano mag-develop, paano mag-buy and sell ng Bitcoin. Mga Chinese. Paano pabilisin? Paano mag-develop ng isang product na mas mura? Sa Pilipinas, wala tayong ganun eh. Ano tayo eh? Consumer tayo eh. Hindi tayo producer. Yun ang problema ng Pinas, I think. Na kailangan ma-develop sa atin yung hard work. Hard work with brain. Hindi lang yung hard work na nagtitinda ng samalamig, bagamat gusto ko rin yan, pero hard work with technique. Huwag lang yung hard work, the hard work talaga, talagang naguhukay ng lupa from morning to dawn. Eh wala, bayaran lang. Kaya mga kapatid, maging aral sa atin si Cuneho. Ano pa ang pwede nating matutunan sa buhay ni Cuneho, mga kapatid? Mga kapatid, naunawaan nyo ba si Cuneho? Magandang kwentong ire. Gano'n mo? Cuneho at si Pagong lang ang pag-aaralan natin. Pastor, doon tama ba yung Oo, si Cuneho at si Pagong. Ano pa ang sabi? Sister Presi, na natutunan ko din eh. Kay Cuneho at kay Pagong, huwag magpakakampante. Huwag magpakakampante. Na parang ini-small-small mo lang ang kalaban. O ang buhay. Dami pa naman ako ngayon eh. Dami naman ako naipon eh. Pero si Job, ang daming naipon. By just a flick of a finger, everything was gone. Everything was taken away from him. Huwag magpakakampante. Hindi porket may isang trabaho ka na, sapat na yon. Bakit? Kaya alam mo, Sister Sunshine,
maganda rin sa isang OFW, lalo na sa inyong mga kapatid na nasa working class. Kayo, tayo, maganda meron ka pang ibang income generating asset. May iba ka pang source. Hindi lang yung pagtatrabaho. Kasi ang pagtatrabaho, pag humina ka, hindi ka muna kaya magtrabaho, eh kasi tayo, to be honest, marami sa atin, ha, tapatan tayo, tayo naman na nagbabayad na rin, Sister Genevieve, ano? Tayo real talk. Mm-hmm. No work, no pay. Kukunti naman sa atin yung may mga holiday pay, pero ang holiday pay, matatapos din yan. Hindi naman yung habang buhay na holiday ka na, may pay ka pa. Ang holiday pay, isang buwan lang. O yung maternity pay, but sana kung buwan-buwan nanganganak ka. Maternity pay. Oh, paano kung tumigil na yung hindi ka na nagtatrabaho? Hindi ka pa naman pensionado. Kaya sinasabi ko mga kapatid, lalo na sa mga taga-London, yung mga cash on hand dyan, huwag kayong pumayag. Kasi pagtanda nyo mga kapatid, wala kayong pensyon. Ay kung wala kang pensyon, anong kakainin mo? Ano ang... Amen ba? Kaya huwag kayong magpakakampante, kagaya ni Cuneho. Maganda na meron kayong pinagsisimulan. Pag uwi nyo sa Pilipinas, meron kayong isang kahit na maliit na negosyo, palakihin, pagyamanin. Hindi yung habang kumikita ngayon, ay eto okay na to. Habang buhay akong kumikita ng ganito, maraming ganun eh. Sister Vilma Gadayos, may mga umuwi ng Pilipinas na ang suot niyan, mga signature. Yan. Uuwi ng Pilipinas, nakalagay dito mga Prada, Michael Kors, yan. Mga Lacoste. Yan, mga ganyan ang talagang branded pag umuwi ng Pilipinas, ang bongga talaga. Parang dumating si big time na mayor. Oh. 'Di ba Sister Vilma? Minsan may ganoon eh. Pag umuwi ng Pilipinas, lalo mga OFW. Kaya sasabihin sa inyo mga kapatid, pag uuwi kayo, wag na kayo. May mga umuwi pa Sister Vilma, ito pang style eh, Sister Jansen eh. The sample meron sa Facebook, 'di ba? Ito profile mo. Yung Sister Presley, yung kanilang profile, yung kanilang picture sa Facebook nila, meron pang araw. Merong araw ng eroplano. Moscow to Manila, may araw pa. Alam po kailan darating. Kaya yung mga mangungutang, paglapag mo palang nagusilyo, handa na ang mangungutang. Alam na nila kung sinong panguutangan nila. Di ba, Sister Vilma? Pag dumating ka, hindi ka makatakas, hindi ka makahindi, kasi alam nila kung kailan ka uwi. Kaya alam mo, may mga Pilipino. Ito naman nasasabi ko lang, hindi ko alam kung totoo nga. May mga Pilipino na hindi na sinasabi. Nay, mami, ako yung nandiyan sa Maynila. Di na lang ako tayo magkita sa Vito Cruz. Di na lang tayo. Hindi na ako uuwi dyan. Hindi na sinasabi sa Pilipinas, sa kapitbahay. Oh, malaman na lang nila. Ay, dumating. Oo, dumating nung isang linggo. Nakalist na. O, ay di wala na. Amen ba? Bakit? Eh, kasi, ang pera, ito, tandaan nyo to, Sister Vilma, sa mga Tagara siya. Kasi mga kapatid, ito yung matagal, ako mga kapatid, hindi nyo na itatanong, ako yung professor. I used to teach in Letran University. Tatlong taon ako naging professor dyan ng business. Bago ako naging abogado. Tinuro ko yan sa mga estudyante ko, sabi ko. Mga estudyante, sabi ko sa kanila, ang pera, Sister Vilma, laging kulang. Ang pera, hindi nagusto. Sister Sansha, natandaan mo. Naniniwala ka doon. Sister Vilma, pag nagpadala ka sa Pilipinas ng 10,000, minsan kasya, minsan kulang. Magpadala ka ng 20,000, kasya, minsan kulang. Magpadala ka ng 50, nag-loan ka na, nagpaluwagan ka na, nagpasikipan ka na, kulang pa rin ng 100,000. Oh. Ito mo, may nagla-like na kaagad. Pwede bang mag-like dyan yung mga nakaka-relate? Amen po. Oh. Hindi lagi. Ang pera, Sister Beth ng Moscow, laging kulang. Amen ba? Magtataka ka. May mga kapatiran tayo dito na
galing ng Kuwait, galing ng Macau, kumikita ng 8,000 noon. Kasya! Napapagkasya, 5,000. No, Korea, TNT, nagpapadala ng 5,000. Kasya, ha? 5,000, kasya. Ah, 5,000, napapagkasya. Eto na, nagpunta ng ibang bansa, Brother Loloy. Nakarating ng Italy, nakarating ng France, ng London. Kumikita ng 50,000, kulang. Ah, putataka ka. Saan napunta? Nasaan ang hustisya? Bakit? Bakit, Sister Sunshine? Tingnan mo ngayon ang mga... Doon sa Lemery, meron doon ano eh. California Nails. Nails! Ha? Pila! Sasabihin mo walang mahirap ng Pilipino? Yung mga kuko, tatanggalin lang yung mga tinga, mga dumi ng kuko, mga ingrown. Ang mamahal pala noon. Yung magpapa... Yung mga buhok pala, Sister Vilma, pinaparelax din. Nai-stress din pala yung mga buhok kasi pinaparelax yung buhok eh. Bro mo, pati buhok nai-stress na. Kala ko dati tao lang nai-stress. Pati yung papa-relax ko po yung hair. Anong klaseng, ano yan, nai-stress din ba yung, opo, ito pong hair ko kasi parang ano na eh. Bro mo, pero yung mga taga-ibang bansa, mga taga-Moscow, nako, stress na stress. Pero yung mga Pilipinas, mga kapatid, pag nagpunta ka doon, sabi ko nga, Sister Vilma, yung mga mukha nila, kutis makopa. Ang kikinis ng mga mukha, para mga rosy cheeks. Pero yung mga taga-abroad, nako, mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung mga taga-Pilipinas, parang ubas. Yung mga taga-abroad, champoy, mga kapatid. Parang lantang o parang tuyot na pasas. Pag dumating, laging parang bulldog, parang mga, bakit ang nangyayari na sa inyo? Sino bang galing abroad? Ito po, bakit ang tanda na niya? Bakit? Kasi padala tayo ng padala. Oh. Amen ba, mga kapatid? Sister Genevieve, naunawaan mo. Amen po. Hindi ko sinasabing huwag kayo magpadala, lalo na kung may mga sakit, ganyan. Matatanda, o sobrang bata, may sakit, okay lang yan. Pero yung mga pamangkin natin na mga malalaking damulag, mga higante, tapos mapadalhan mo, bakit? Hindi kayo magtrabaho! Ang lalaki naman katawan nyo, mga batugan! Ang aasahan lang yung mga titang nasa abroad. Kaya ngayon, itong Facebook na to, ang hirap talaga naman ng social media. Yung mga classmate mo, walang gagawin. Vilma Gadayos, hanapin mo si Vilma Gadayos, ganito ang profile niya. Naku, hahanapin ka agad sa Facebook, andali na. Pasimula pa lang ng message. Kumusta sis? Yan. Kaya, how are you mate? Yan ang uso ngayon. Sister Sunshine, how are you mate? Mate? Anong mate? Hindi ko sila sinasagot. Kasi alam ko na ang kasunod. Hindi ko sila sinasagot. Kasi ang dami ng mga contribution. May mga kung ano-ano pa, magsuswimming lang. 5,000? Doon lang kayo sa dagat, libre. Bakit kailangan pa manghingi? Oh. Oh, ang dami ng mga ganyan. Mga elementary, naku, walang ginawa kundi magkaroon sila ng reunion. Kunwari, magpapagawa ng teaser, papadala ko, magkano ang contribution mo? 20,000. Eh, ilang kayo nagbigay? 10. Di 200,000. Naku. Kaya sabi ko, hindi nyo ako mauuto. Kung gusto nyo maligo, doon kayo maligo sa dagat namin, libre sa anila, wala kayong babayaran. Bakit? Kasi, hindi tayo sa pagiging naging madamot, kapatid. Hindi eh. Pero kailangan nating hindi magpaka-kampante sa buhay. Dahil, pag ikaw ang nangailangan, Sister Vilma, wala kang matatakbuhan. Tandaan mo yan. Pag ikaw na nangailangan sa buhay, yung kailangan mo ng tulong, wala ka nang mapuntahan kasi lahat nabigay mo na. Kaya kayo mga nasa abroad, huwag magpaka-kampante. Dahil lalo na yung mga taga-abroad, minsan, ito mga kapatid, real talk ulit tayo ha. Ito minsan, ano din ako eh, nagme-member din ako sa mga Middle East. Yung mga Middle East na mga Pilipino. Ito ang sabi nila, Sister Beth. Kung sino pa raw yung may trabaho, siya pa yung walang pera. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Kung sino pa, Sister Beth, yung mga may trabaho, siya lagi walang pera. Totoo. Bakit? Ipadala kayo ng padala eh. Eh, ang pera, lagi, mga tatakbo ng Jollibee, naku, may paka,
May pa ano-ano pa, may pa picture-picture pa, may pa patagatagay tayo pa. Hindi ka na, ikaw nga, hindi na makalabas ng bahay, sila nagtatagay tayo lang. Hmm. Sino sumusuporta dyan? Kayo, tayo. Alam mo, according to University of the Philippines Ibon Foundation, ang nagtuturong maging tamad ang Pinoy ay ang OFW. Found by University of the Philippines, UP. Oh. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, mag-iipon ako. Mag-ipon kayo. Mga kapatid, Sister Vilma. O sige, wag na tayo mag-anuhan na, wag niyo ipakita sa akin ang mukha niyo. Kaya ito na lang, tatanong na lang ako. Taas dito ang kamay, kung sinong, pag hindi kayo nagpuso, wala kayong ganito. Pag kayo nagpuso, meron kayong ganito. Okay, taas. Pwede bang mag-heart ang mga may ipon? Yan, sige na nga. Mag-heart shape ang mga may ipon. Sister Beth, Sister Ne, sino pa na ko? Wala yata ang iba. Parang dadalawa yata nakakaipon din eh. Sister Michelle, Sister San. Oy mga kapatid, teka muna, naglalay kayo. Ang iniipon dito, pera, hindi remittance slip. Nako, ito, teka muna. Ang marami nakakaipon din ang mga OFW, Sister Sunshine, alam mo ano? Remittance slip, Pastor, Attorney. Ang dami kong ipon, mga papeles. Ano ba yung papeles na yan? Naku, talagang nakaano pa, naka-file. Naka-file. Bi-monthly. Naipon na mga pay or remittance slips. Ipinadadala sa mga sa Pilipinas. O sige, ulitin natin. Taas dito mga may naipon. Isa. Sister Sun, sinakita si... Mga kapatid, isa, Sister Vilma, sino pa nakakaipon din mga kapatid? Sister Ne, Sister Sunshine, Sister Beth. Sino pa rito nakakaipon? Tatatlo? Apat? Kayo, tamo? Oh. Mahirap mag-ipon, ha? Bakit? Kasi, pag binasa mo, Sister Vilma, ang Proverbs 30, the woman, yung Proverbs 30 woman, basahin natin ang Proverbs 30 woman. Proverbs 31 woman ba yan? Proverbs 30. Proverbs 31 woman. Itong babaeng to, dapat ginagaya natin. Sabi rito, Proverbs 31 verse 10. A wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Now, ito na. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still dark. So, yun na sa Bible, Sister Vilma. Madaling araw pa, bumabango na kayo, tayo mga, lalo na tayong mga magulang. Amen ba? Kailangan madaling araw bumabangon. She provides food for her family and portions for her servant girls. So, kailangan nagpo-provide tayo sa ating mga anak. May mga nag-a-abroad na. Pag nasa abroad, nakakalimutan ang obligasyon. Huwag kayong makalimot, mga kapatid. Kailangan lagi nasa picture natin, nasa wall natin, Sister Sunshine, ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, ang ating mga obligasyon. Sabi dito, Proverbs 31 verse 13, she considers a field and buys it. So ganun, pag nakakita ka ng lupa, Sister Vilma, bilin ka agad. Oo. Hindi yung ang lagi mong bibilin, bagong iPhone. Smartphone. Kahit na gumagamit, hindi naman smart. Naka-smartphone. Eh, kung naman gumagamit, hindi ka naman smart. Paano ba ang pag-text? Eh, hindi ka naman pala bagay gumamit ng smartphone. Gusto pa palagi yung mga telepono may lumalabas na mga kung tinatinapay ba yan, yung mga linti, mga kung ano-ano. Hindi mo naman ginagamit yan. Bakit kailangan pa? Ang bilin mo na lang, kaya 3210, at least may pantawag, may pantext, tapos. Ang gusto palagi ay smartphone. Gusto ko kasi nakakapagsend ng picture. Bumili ka ng camera. Eh, itong babaeng to, Brother Loloy, she considers a field and buys it. Pag nakakita ng lupa, binibenta niyo itong lupang to, biling ko. Hulugan. Oh. Kailangan lagi ka nag-i-invest.
pinaghahandaan ang paparating na peligro. Ano pa ang sabi? She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable. Yung mga negosyo, kailangan laging tinitingnan, minamanmanan, kinecheck. Hindi yung pagka nagpadala ka ng, di ba, minsan, Sister Vilma, ganyan eh. Ah, Vilma, gusto mo, mag-ano tayo? Magsimula tayo ng negosyo. Ano yung negosyo? Babuyan. Ah, babuyan, usu-usa natin yan, mga babuyan. Nako, magpapaniwala dyan, mga kapatid. Marami na nagsimula ng mga babuyan, manukan. Nako, mga kapatid. At ang pinakamahirap sa atin, alam mo, sabi, tapatan tayo. Na nakikita ko lang. Ito, base sa aking observation lang. Minsan, ang nanloloko sa atin, hindi na ibang tao. Ang nanloloko na sa atin mismo, minsan kamag-anak, kapatid, kahit nga magulang, minsan eh. Hindi naman lahat, pero meron. Kaya minsan mahirap yung magtitiwala ka sa kamag-anak ng pera. Huwag magpakakampante. Si Cunejo, nakakampante. Padala ng padala. Oh, ito na. Nako ate, magpadala ka ng ano, 200,000, marami nang sirang ano. May mga sira ang kisame, may mga sira ang gripo, sira ang alulod, sira ang gutter, sira ang bubong. Maraming babayaran sa amilyar. Padala ka ng padala. Kaya maraming tao, walang nangyayari sa buhay. Ito mga kapatid, isang advice ko pa ito sa inyo. Kung kayo naman ay wala, kung kayo ay may tinitirhan pa at hindi pa naman kayo magre-retire, para sa akin ito, huwag muna kayo bumili ng bahay. Maliban na lang kung yung anak, mga anak mo at saka asawa mo wala namang matitirhan pa. Pero kung yung meron pa naman silang tinitirhan, tapos ang gagawin mo lang, ibibili ka na kagad ng bahay ngayon para sa retirement, huwag ka man nang bumili. Bakit, Sister Vilma? Ito ang technique. Ang problema na bumibili ng bahay kaagad na maaga, di ba gawa ng bahay, Sister Sunshine, siyempre wala namang nakatira doon. Wala nakatira. Siyempre yung pamilya mo naman talaga may tinitirhan na. Pero kung bibili ka lang ng bahay in preparation of your retirement, tapos wala namang titira, ang hahanapin mo dyan, Sister Vilma, ano, caretaker. Diba? Maghahanap ka ng titira. At yung caretaker na yon, abay, ang sarap ng buhay. Siyempre, magandang bahay. Minsan, di aircon pa. Di kuryente pa. Maganda ng bahay niya, babayaran mo pa siya. Diba? Susweldohan mo pa, o Ate Vilma, Bikeneman. Anong Bikeneman? Eh kasi tinitingnan ko tong bahay mo eh. Oh, magkano babayad mo sa akin? Kaya, mga kapatid, kung ako sa inyo, mag-invest na lang kayo, ilagay nyo sa banko, bumili kayo ng kondo na paupahan. Huwag agad bumili ng bahay hanggat hindi pa kayo magre-retire. Huwag magpakakampante. O bumili ng lupa. Yung lupa na maganda ha, huwag naman kayong bibili ng lupa doon sa bundok ng Tralala. Sino ba yung may kapatiran tayong bumili ng bundok sa Baguio yun eh. Maipugaw. Yung hindi nararating ng kung ano-ano pa. Yung ano. Diyos ko, ilang taon na, wala pa rin kuryente. Kailangan bibili ka. Kailangan may marunong. Bibili ka ng lupa. Yung malapit sa bayan. Yung pwedeng daanan ng tao. Proverbs 31 woman. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Yung binili niya lupa, Sister Vilma, tinaniman niya, at yung tinubo, yung mga halaman na tumubo doon sa lupang binili niya, yung kinita ng lupa niya, ibinili niya ngayon ng mga binhi para magtanim. Ganun ang sistema. Kaya mahirap yung OFW, mga kapatid, na mahirap din yung Sister Vilma, mga kapatid, yung ipon ka lang ng ipon. Mahirap din yan. Bakit? Ito ang problema ng saver. Ito sasabihin ko sa Sister Vilma, alam mo kung bakit. Di ba, tinatanong ko kanina, sino may naipon, di ba? Maganda yan. But, mahirap din yung ipon ka ng ipon. Alam mo kung bakit?
Sabihin ko sa inyo kung bakit. Pag wala kang ginawa, Sister Bill, masampol, nakalagak lang ang pera mo sa ganito, sa bangko lang. Huwag kang magpapakakampante na yung pera mo nasa bangko. Bakit? Unang-una dyan, magkapata na tayo. Last 14 minutes, mga kapatid. Unang-una dyan, mga kapatid, alam ng inyong mga kapitbahay, alam ng inyong mga pamangkin at mga paboritong pinsan na kayo ay maaasahan. At walang aabang-abangan yan, kundi ang ikaw ay tawagan. Diba? Kaya mahirap din yung palatulong. Minsan pagtutulong ka, paminsan-minsan lang, hindi yung ginawa ka ng parang alkansya, parang naging regular. Pagtutulong ka, minsan panakana ka, parang pabugso. Parang yung weather forecast sa atin, may panakana ka at pagbuhos ng mga ulan at kidlat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Panakana ka, huwag yung oras-oras ka nang tumutulong, inasahan ka na. Mahirap yung obligasyon na yon, yung lagi kang tumutulong. Tumulong tayo, yung paminsan-minsan, yung talagang kaya. Pero ikaw na talaga ang gawin nilang parang sandalan nila, baka hindi mo kaya. Mahirap yung ganung responsibilidad. Ano pa sabi rito, mga kapatid? She makes linen garments and sells them. Yung babaeng ito, pagdating ng bahay, nagtatanim siya sa... Kasi unang panahon, Sister Vilma, nagtatanim lang sila ng mga lupa, di ba, sa lupa. Itong babaeng to, Proverbs 31 woman, pagdating pa niya sa bahay, nagtatahi pa siya. Ha? Oh. She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Gumagawa siya ng sarili niyang bed cover. Hindi bili ng bili. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? This woman can laugh at the days to come. Yun ang pinakamaganda, Sister Sunshine. Yung babaeng ito naging masipag, hindi naging kampante, makakahalakhak siya sa mga darating na panahon. Now, pag-usapan natin, bakit yung mga saver talo? Hindi ko sinasabi mo kayo mag-ipon, pero wag namang lahat ng pera natin ay nakaipon. Kailangan itinatanim. Amen ba, Sister Vilma? Tingnan mo ang palay. Pag inipon mo ng inipon ng palay, ano mangyayari sa palay? Mabubulok. Dapat ang palay, ang binhi, tinatanim para tumubo. Kaya dapat, hindi lang ipon ang ipon. May konting ipon, but mostly, naka-invest. Nasa mga investment instruments. Iba't iba, wag mo namang isa lang nasa, wag naman yung pera mo na doon na lang sa isang business investment. Amen ba? Huwag din tayong naniniwala sa mga yung mga mabilis ang kita. Milalapit siya, Bilma, meron tayo dito, ano, magbigay ka lang ng 1 million pesos. Ano, 10% every month. Eh kahit nga Banko de Oro, BPI, hindi kaya magbigay ng ganun eh. Oh, maraming Pilipino na goyo, na 1, 2, 3, na walan. Nagkandaletsi-letsi ang buhay dahil sa ganyan, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magpapakakampante. Ingatan, bahagyan na natin makita ang pera. Bahagyan na natin makuha yung ganyang laki ng sweldo, mga kapatid. Huwag niyong hayaan na yan ay mawala sa inyo. Kaya yung aral ni Cunejo, na nagpakakampante siya, akala niya, lagi siyang malakas, lagi siyang kayang-kaya niyang talunin si Pagong. Pero hindi niya alam na sa kanyang pagiging relax, sa kanyang pagiging kampante, yun ang naging dahilan kaya sa natalo. Amen ba, mga kapatid? So mga kapatid, sana meron kayo natutunan sa akin kahit kakonti.
Kayong aral natin, anong aral natin, Sister Vilma? Walang imposible sa mga taong nagsusumikap. Maganda sa tao yung masikap. Wala ka namang gagawin sa... Wala, tama. Wala ka namang gagawin sa bahay. Sister, saan kayo? Pagka day off, anong ginagawa niyo? Saan kayo nagpupunta? Sister Vilma. Recharge po kami si Vilma. Stayin po sila sa amo. Ay, stayin ka dyan sa amo, Sister Vilma. Opo. Bahay ng amo. Sarili po kami bahay. Ano yung sarili ko yung bahay? Hindi, hindi po ako nalabas. Tuwing ano lang, tuwing may okasyon lang po doon kila tita po, saka lang ako lumalabas po. Ah, okay. Pero yun. Malaking bagay dito sa kanila. Oo, po. pero malaking bagay yung hindi ka nagbabayad ng bahay, Sister Vilma. Malaking bagay. Hindi po. Kasi kung nagbabayad... Pagkain lang po. O, buruan mo, pagkain lang. Eh, pagka wala kang makakain, pwede mo naman kainin yung pagkain ng amo mo mga Ruso, di ba? Pwede mo lang. Kung pupuha po kami doon. Open. Hindi, sabihin. Tumusang away ng mga ingredient gano'n. Oo, pagka yung gusto mo lang na sample, wala kang ano, tinatamad kang lumabas, may pagkain naman. Kasi minsan kumakain din sila ng mga karne, chicken, di ba? Mahilig din sila dyan. Pero sabihin, maganda sa tayo nagsisikap. Ibig sabihin, kung may mga pagkakataong kumita, pagkakataon na makapagsubi, makapagtago uli, makapag-invest, gawin yon. Ano pa ang aral ng ating aral ngayon, mga kapatid, ni Pagong Ate Cuneho? Huwag maging mayabang. Relax. Huwag yung, pag nasa abroad tayo, lahat na nasa abroad, nako, nakala may maraming pera. Kaya pag uuwi ka, Sister Vilma, huwag yung naka-flag ka ng Russia. Huwag yung nakasuot ka ng Russian with love. Nako, may mga ganyan-ganyan pa. Huwag na! Nasuotin mo na lang yung mga t-shirt na butas. Di ba? Bakit? Kasi pag naging mayabang ka, takbuhan ka ng mga mangungutang. Ano pang last but not the least, mga kapatid, huwag magpaka-kampante sa buhay. Kampante. Huwag magpaka-kampante. Hindi mo pa, wala ka pa. Maganda, nag-iipon ka ng ipon, parang langgam. Ipon ka ng ipon, tanim ng tanim. Ito, itatanim ko to, bibili ko to ng lupa. Ito naman sa time deposit. Ito naman sa real estate. Ito naman sa ganitong insurance company kung saan. Ito naman sa babuyan. Ito naman kung ano, iba't iba. Huwag agad, huwag naman, sobrang dami. Yung tama lang. Amen ba? Pero again, di ba? Minsan kasi ang dami ng investment, hindi. Ano ah? Parang nagbahay, alam mo, hinulugan na kung ano eh, 500,000 noong mga 10 years ago eh. Hindi ko na matanda kung saan ko binigay yun. Hindi mo na alam. Kaya kailangan, yung investment, manageable. Bilang lang sa daliri. Amen ba, mga kapatid? So, mga kapatid, yun lang ang ating aral sa inyo, mga kapatid. At nawa kayo ay pinagpala ng Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Back to you, Sister Sunshine. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po, Attorney Pastor Don, sa napaka-